Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MIZ Stories. Chapter 6. Cheers! Itinaas ni Laika ang kupitang may lamang brandy at ipininki iyon sa kupita ni Franco. Pagkuway sabay na nilang tinungga ang laman niyon. Kasunod noon ay nagpatuloy sila sa masayang pag-uusap. Nagkukwentuhan ng kung ano-ano, nagtatawanan at nagbibiruan. Alam mo, hindi pa ako naging ganito kasaya. Masuyong ginagap ni Franco ang kamay ni Laika. Hey! Kunwari ipaigtad naman na nahila ng dalaga ang kamay. Oh, I'm sorry. Huwag mo sanang isipin na binabastos kita. Masyado lang ako nadala ng damdamin ko. Ganun ba? Mapangakit na irap ang ipinukol niya rito. It's true, Zandra. Ewan ko ba? Iba talaga ang pakiramdam ko sa unang pagtatama pa lang ng mga mata natin. Hindi ba? Nakita mo naman, iniwan ko ang kasino para lang makita ka, makilala at makasama. Mas naging formal at seryoso na mukha ni Franco sa pagkakataong yon. Franco, alam kong hindi ka pa maniniwala agad. Pero marami pa naman sigurong araw ang pagsasamahan natin para mapatunayan ko sa iyo ang nararamdaman ko. Sabagay. Anyway, can't you hear the soft music? How about dancing with me, huh? Oh, natatawang napalingap siya sa paligid. May ilan yung parehas na nagsasayaw sa gitna. So, shall we? At agad nang nakatayo ang lalaki at inilahad ang palad sa kanya. Oh, well, sure. Sa huli, tinanggap niya ang palad nito at humakbang sila patungo sa gitna at sumabay sa mga nagsasayaw. My God! Bakit ba daring-diri ako sa hawak niya? He looked so handsome sa kanyang bagong mukha. But still, ang isiping isang masamang tao talaga ang nasa likod ng mukhang yon. It makes me feel sick. Naiiling na bulong sa sarili ni Laika habang naglalakad sa mahaba at makitid na pasilyong patungo sa restroom. Dahil lang hindi na siya makatiis sa pagkakadikit sa mga katawan nila ni Franco. Kanina ay nagpaalam siya na pupunta sa restroom para naman makahinga-hinga siya sa nadaramang pagkakairita. Anyway, ilang araw lang naman ang kailangan ko para magtiis. Ang kailangan ko lang ay makakuha ng tiyempo para makakuha ng DNA sample mula sa kanya. Pero kailangan ko pa rin mag-ingat ng husto. Baka pinasasakay lang ako ng lalaking yon. Baka nang hihinala na siya sa akin at kumukuha lang siya ng tiyempo. Mahirap na. Hindi ako dapat malingat. Hanggang makapasok na siya sa restroom ng pambabae ay kung ano-ano pa rin ang iniisip ni Laika. Matapos mag-retouch ng makeup, ay agad na siyang lumabas para bumalik kay Franco dahil baka naman mainip na to. Hi! Ha? Para lang magulat nang makita kung sino ang lalaking nakasandal sa wall ng pasilyo. At sa malas, ay kanina pa naghihintay sa kanya. Harold? Hindi makapaniwalang sambit ng dalaga. Yeah, it's me. Umayos ng tayo ang lalaki at nagsimulang humakbang palapit sa kanya habang sa mga labi ay nakapagkitang isang simpatikong ngiti. Ngiting tila may kalakip na pang-akit. Anong ginagawa mo rito? I mean, may kinausap akong tao rito at katatapos lang namin kumain nang matanong kitang patungo rito kaya ako sumunod.
Huminto sa paghakbang ang halos isang dangkal na lang ang layo sa kanya. Kumusta ka na? It's good to see you here. At sa pagkabigla ni Laika, bahagya itong dumakwang palapit sa kanya. At bago pa siya nakakilos, ay isang magaan at masuyong halik ang ikinintal sa kanyang pisngi. At agad din namang inilayo ang mukha sa mukha niya. Harold! Tila saglit tuloy siyang natulala at napako sa kinatatayuan. Anyway, you look gorgeous, ha? Sa kamarahang gumala sa kanyang kabuuan ng paningin nito. You look so beautiful and so sexy. Ibang-iba sa babaeng una ko nakilala. The first time I saw you look like a damsel in distress. And the second time, ay ikaw naman ang savior ko. Pero sa ikatlong pagkakataon naman, ibang-ibang Laika ang kaharap ko. May kaibigan lang akong kinatagpo rito at kailangan ko namang ibigay sa lugar ang bihis ko. At, a suitor? A boyfriend or someone na mahalaga sa'yo? Ha? Yung lalaking kasalo mo sa pagkain, siya ba ang boyfriend mo? Pero napalis na ang ngiti sa mga labi nito at bahagya nag-ulap ang kislap ng mga mata. Ah, si Franco? Hindi, wala kaming relasyon. Actually, I've just met him at pinagbigyan ko lang ang paanyaya niyang mag-late dinner. Nanalo kasi siya sa kasino at nag-treat lang. At a stranger? At agad mo siyang pinagbibigyan na maka-dinner? Ah, kasi... Pero ako, matagal mo na akong kilala. Pero hindi pa tayo nagkakasala sa dinner, hindi ba? Ha? Kasi naman ay... Bigla kang nawala ng umagang yun, hindi ba? May lumakip na panunumbat sa kanyang himig ng maalala yon. And I'm really sorry for that. It's my fault. Dapat inag-stay pa ako sa condo unit mo para naman nakapagkwentuhan pa tayo. Anyway, nagmamadali kasi ako ng umagang yun. Dahil naalala ko ang kotse ko na naiwan sa club. But I think it's not too late, hindi ba? Ha? Anong ibig mong sabihin? Come on! Let's get out of here! Bigla nitong hinawakan ng kamay niya. Ha? Saan tayo pupunta? At kahit saan, basta malayo tayo sa lalaking yon na kakilala mo pa lang. Saka inakay na siya patungo sa isa pang pasilyo na taliwa sa dinaanan niya kanina. Pero, ikaw na ang nagsabi, hindi ba? Kakilala mo pa lang sa kanya. So okay lang na huwag mo na siyang balikan. Siguro naman, hindi mo pa naibibigay sa kanya ang contact number mo. So there's no way para masumbat ang kanya kung bakit bigla mo siyang iniwan. Oo nga, kaya lang, nakakahiya naman sa kanya. Pero nagpatuloy naman sa paghakbang ang kanya mga paa dahil parang hindi niya ito kayang tanggihan. So what? Hindi ka pa niya lubusang kilala? And vice versa. Anong mali mo kung masama pala siyang tao at kung ano ang gagawin niya sa'yo? Pero, just come with me, okay? Nakarating na sila sa main exit ng hotel. I think it's about time na magkakilala naman tayo ng lubusan. Hindi ba? After all, hindi rin naman biro ang naging unang pagtatagpo natin. And I think it's our destiny to know each other very well. Kung hindi ba naman pangatlong pagkakataon na nating nagkatagpo sa mga hindi pangkaraniwang lugar. Natahimik naman si Laika. Oo nga, pangatlong pagtatagpo na nila ito. And her heart says, yes, maybe it's about time na makilala na niya ng lubos si Harold. Lalo pa, at may kakaiba siyang nararamdaman habang magkahawak ang mga kamay nila ngayon. Maya-maya pa. Cheers!
Itinaas ni Harold ang basong may lamang brandy. Cheers! Itinaas din ni Laika ang baso niya. Pagkuway sabay nilang ininom ang laman iyon. Naroon sila sa isang sikat na disco bar sa Malate. Malayo sa hotel na kinaroroonan ni Franco. Malayo sa kanyang misyon. Pero kahit na kinukwestiyon ang malaking bahagi ng utak ni Laika, kung bakit inuuna pa niya ang personal na bagay sa kanyang buhay, dumedepensa naman ang maliit na bahagi ng kanyang utak na marami pa namang araw na daraan, na marami pang pagkakataon na makakadikit siya kay Franco. Ang mahalaga, kasama niya si Harold, her knight in shining armor. Naubos ah! Natatawang wika ng dalaga nang ibaba na ang basong walang laman. Oo nga eh, ubos din ang sa akin oh. So how about our another round? Natatawang wika ni Harold. Hey, baka naman malasing tayo. Hindi naman siguro. Pero magdadrive ka pa. Remember, the last time na nakita tayo ay bangingi ka sa kalasingan kaya iniuwi kita sa condo unit ko? Okay lang. Kung ayaw mo ako malasing dito at kung ayaw mo ring malasing dahil walang magdadrive, how about leaving this place at lumipat tayo sa isang lugar na magiging safe tayo kahit na malasing tayo? Nakangiting tumitig sa mga mata niya si Harold. At saan naman kaya ang safe place na yon? Natatawang tanong ni Laika na bigla na ilang saklasi ng titig nito sa kanya. Well, how about in your condo unit? Safe tayo ron, hindi ba? Ha? Huh? Or how about my place? Gusto mo bang sumama sa akin sa lugar ko? Magtitiwala ka ba na samahan ako ron? Ha? Huh? Lalong napamaawang ang kanyang bibig. It was an invitation. Invitation to what? To where? Don't worry, Laika. I'm a gentleman. Gentleman? Hinalikan mo ko ng gabing yun. Gusto sana niyang isumbat sa mukha nito. I know that, pero hindi niya magawa. So, let's get out of here? Pagkuha na tumayo na ito at inilahad ang palad sa kanya. Sige. Sa huli ay tinanggap ni Laika ang palad nito at ang paanyaya nito. Gusto ko lang malaman kung saan siya nakatira. That's it, sabi niya sa sarili. It's cozy and quiet place. Panlalaki ang interior, pati ang mga sky blue na kulay ng wallpaper, ang carpet at ang mga gamit. Pero malamig ang salubong ng hangin sa balat ni Laika. And she feels safe. Para bang walang masamang mangyayari sa kanya sa lugar na yon. Kahit pa nga, may tuturing pa rin isang estranghero si Harold. Hindi kagaya nung kasama niya si Franco. Kahit na nasa isang restaurant sila, pakiwari ng dalaga ay kailangan palagi siyang alerto. Dahil baka malingat siya at kung ano na ang gawin sa kanya ng taong yon. So, how do you like my place? Nakangiting tanong ni Harold nang hilahin na pasarang pinto at tumakbang ito patungo sa minibar na naroon. Ah, okay. Nag-iisa ka ba rito? Yup. Kumuha ng dalawang kopita si Harold at isang bote ng martini. Napatitig si Laika sa mamahaling alak na naroon. Mukhang manginginom ka talaga ah. Gabi-gabi ka pang umiinom? Baka ginagawa mo pa rin ang ginawa mo ng gabing yon na parang maghahamon ka ng away? Natigilan si Harold sa ginagawang pagsasali ng alak sa dalawang kopita. Nagtaas ito ng mukha at sumulyap sa kanya. Bakit? Nag-aalala ka ba na baka may mangyaring masama sa akin? Siyempre naman. Pero nakadama siya ng pagkailang kaya naiiwas ang tingin dito. Well, don't worry. Hindi ko na ginawa yon. Kapag gusto kong uminom, dito na lang ako sa bahay.
at one tusawa ang ginagawa mong inom kaya laging may hungover ka. Kung magising ganun ba? Natawa si Harold sa klase ng himig na ginamit niya. O ano namang nakakatawa? Kasi naman, kung makasita ka, para bang nanay kita? Humakbang na ito palapit sa kanya, sabay abot ng isang kupitang may lamang alak. Hmm? Napairap naman siya nito, pero tinanggap naman ang kupita. Anyway, huwag ka mag-alala. A shot or two will do para makatulog na ako kaya hindi na ako maglalasing. Masakit sa ulo eh. Talaga? Muli siyang sumulyap sa mukha nito. Oo nga. Hindi na masyadong haggard ang itsura ni Harold. Mas maaliwalas na ang bakas ng mukha nito. May kislap na ang mga mata. Hindi kagaya noon na parang may nakatagong lungkot. Pait at galit sa mga mata nitong parang wala na ring buhay. At kapag ganito palang nakangiti si Harold, he looks more handsome. And it makes her heart tremble. Yeah. Anyway, huwag mo na akong kagalitan, ha? We're here para magsaya sa muli natin pagkikita, right? So, let's have another toast? Itinaas na nito ang sariling kopita. Sure. Tinanggap niya ang pakikipag-toast nito at sabay nilang ininom ang laman ng mga kopita nila. Ah, ang sarap, hindi ba? Nakangiti pa rin wika ni Harold nang ibaba ang kupitang walang laman. Hmm, alkoholik ka na yata ah. Hindi naman. Kaya ko namang hindi uminom ano. Oos? Oo nga. Ah, sandali lang ha. Pagko ay humakbang ito patungo sa TV at nagsalang ng panuurin. Nagsimulang pumainlan lang ang malamyos na musika sa kabuuan ng sala. Hey, ang ganda naman. Nakangiting wika niya nang bumalik ito sa tabi niya. Well, one of my collections. Anyway, nakita ko nakipagsayo ka sa lalaking yun kanina. Huh? And I was jealous. Would you mind dancing with me now? Sabay lahad ang palad sa kanya. Please. Ah, sige. Sa huli, tinanggap niya ang palad nito. Kahit pa nga may isang bahagi ng kanyang utak ang kumukwestiyon sa katumpukan ng kanyang pagpayag. Dahil oongat pumayag siyang makipagsayaw kay Franco kanina, naroon naman sila sa public place. Unlike now na tanging silang dalawa lang ni Harold ang naroon at wala siyang magagawa sakali mang kumilos ng hindi maganda ang lalaki. Pero huli na, para makapag-isip ng mas matino. Ngayon ay naroon na sila sa gitna ng sala. Marahang umiindak ang mga katawan nila sa saliw ng malamyos na musika. Magkalapat ang mga dibdib. Nalalanghap ang mabangong hininga ng isa't isa habang nakahapit ang mga braso nito sa kanyang bewang at nakayakap naman ang braso niya sa liig nito. And it feels like eternal. Na para bang ayaw na niyang matapos ang mga sandaling yun. At dito muna po nagtatapos ang ika-anim na yugto ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 7 at sa huling yugto ng kwentong The Unexpected Love. Maraming salamat po!